بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف أهل العلم ورفع مكانتهم على سائر الخلق، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيد الأولين والآخرين، الذي لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، ومن تركه فهو المحروم. أما بعد، pagbati ng kapayapaan sa lahat ng mga tumatahak ng tunay na landas. Assalamu ala manittaba al-huda. At magandang araw sa lahat ng mga followers at viewers. Ito po ang programang matuto sa loob ng 30 minuto. Hatid sa inyo ng ILM, Islamic Light Multimedia. At ang topic natin sa araw na ito, o ang pamagat ng ating topiko na tatalakayin sa araw na ito, ay patungkol sa Quran at ang musika. Ito po ay napakasadyang importante na matutunan, mapag-aralan ng mga Muslim, lalong-lalo na ang mga kabataan na nalulong sa pakikinig ng musika, waliyadu billah. So bago ang lahat, ano nga ba ang bunga o hatid sa atin, dala sa atin ng pagbabasa at ang pakikinig ng Quran? At ano naman ang masamang bunga o dulot sa atin ng pakikinig ng musika? Bago yan, bigyan natin ng maikling kahulugan ang Quran. Ano nga ba ang Quran? Al-Quran huwa kalamullahi al-munazzal ala nabihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an tariq Jibril alayhi salam bilisanin arabiyin mubin liyukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa yahdihim ila siratihi al-mustaqim alladhi yuta'abbadu bitilawatih. Ito yung maiksing kahulugan na tinatawag ng Quran. Ang Quran, kalamullah, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Take note, hindi ito nilikha, bagkos ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ni-reveal, binaba sa kanyang huling sugo na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa pamamagitan ni Anghel Gabriel alayhi salam, sa pamamagitan din ng lingwaheng Arabiko, upang sa ganon ay ilabas o magsilbing gabay sa mga tao galing sa kamangmangan o kadiliman ng kamangmangan tungo sa liwanag ng katotohanan, at gabayan ang tao sa tamang landas. At ganoon din, ang Quran, muta'abbadun bitilawate, kabilang sa mga ibada o pagsamba, ay ang pagbabasa ng Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'adawadhu billahi minasyaitanir rajim, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Wa qala aydan, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ala qalbika litakuna min al-munzirin. Surah Ash-Shu'ara. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan binaba namin ang Quran. Namin, kabilang dito ang mga malaika, bilang paggalang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Katotohanan binaba namin ang Quran, at katotohanan kami ay pinapangalagaan namin ito. Ibig sabihin, ang Quran ay kailanman hindi mababawasan, hindi madadagdagan, at kailanman ay hindi ito magbabago. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang hatid sa atin ng pagbabasa ng Quran? Ano nga ba ang kabutihan na dala sa atin ng pagbabasa maging pakikinig man lamang ng Quran? Bagitin natin ng iilan lamang sa mga kabutihan o kainaman ng pagbabasa at pakikinig ng Quran. Sa mga hadith na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bago yan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Di baga sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay tranquility, kapanatagan sa puso ng isang mananampalataya. At ang pinakamainam na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pagbabasa mo ng Quran. Dahil nga nabanggit natin kanina, kabilang sa ibada o pagsambah kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabasa ng Quran. At kabilang sa pinakamainam na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pagbabasa ng Quran, pag-iintindi sa Quran, pag-aaral ng Quran, pagkakabisado ng Quran, at higit sa lahat, pagsasabuhay ng Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umama radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Quran. Magbasa kayo ng Quran. Encouragement na galing sa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bakit? Dahil darating sa araw ng paghukom, ang Quran ay magiging tagapamagitan sa taong nagmamay-ari nito. Ibig sabihin, yung taong pinapangalagaan ito, binabasa ito, isinasa puso at isinasa buhay ang Quran. Ito'y mamamagitan, sasaksi sa iyo sa araw ng paghukom. Subhanallah. Qad sadaqal sadiqul masduq. Tunay at katotohanan na sinabi ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Gayun din sa ibang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binanggit ng mahal na propeta sa hadith ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qal, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahu al-Bukhari. Napakaganda ng hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an. Ang pinakamainam sa inyo, pinakamabuti sa inyo, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinag-aaralan niya ang Quran. Pag sinabi natin pinakamabuti, ibig sabihin pinakadakila ang kanyang gantimpala sa taong nag-aaral ng Quran. Wa'allama, hindi lang basta pinag-aaralan, bagkos ibinabahagi, tinuturo niya ito sa mga tao. Ito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum, pinakamainam sa inyo. Ibig sabihin, nakagawa siya ng isa sa pinakadakila na ibada at pinakadakila din ang kanyang gantimpala. Yun ang pag-aaralan ng Quran at isa sa bahagi ang Quran at ituturo ito sa mga tao. Sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, binanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'u al-Quran wa huwa mahirun bih ma'a as-safaratil kiram al-bararah. والذي يقرأ القرآن ويتقطع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. Sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, pinakamamahal na asawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, yung taong nagbabasa ng Quran at magaling siya sa pagbabasa ng Quran, ma'as-safaratil kiramil barara. Yung taong na pinag-aralan niya ang Quran, isinaulo niya ang Quran at naging magaling siya sa pagbabasa ng Quran, ay kasama niya ang mga anghel na mararangal at masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ang tao na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pangalawang hadith, sa karugtong ng hadith na ito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'ata'u fihi. At yung tao naman na nagbabasa ng Quran, na nahihirapan siya sa pagbabasa nito, it's either nagdadalawa o may mga mali siya sa pagbabasa ng Quran, o huwa alayhi shaq, nahihirapan siya, dahil siguro unang beses niya pang natuto o nag-aaral pa lamang ng Quran, ay huwag siya madi-discourage. Huwag siya mawalan ng pag-asa. Bagkos ito'y magtutulak sa iyo upang mas lalo mong pag-aralan ng Quran. Bakit? Ito'y sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lahu ajran. May dalawang gantimpala, idudoble ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala habang ikaw ay nahihirapang magbasa ng Quran. At gayon din payo sa mga kapatiran natin na may nagsasabi kasi na mahirap matuto magbasa ng Quran dahil ito ay Arabiko o di kaya naman ay ayokong magbasa ng Quran dahil ito ay mahirap. Ito ay lagi natin tatandaan, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Tunay na pinadali, ginawa namin madali, magaan ang Quran para sa mga tao na pag-aralan, intindihin, maging ang kanyang mga kahulugan. At pinadali namin ito bilang paalala sa tao. Sa sino man ang nagnanais na matuto, ang Quran ay napakadaling pag-aralan. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Ang tanong, may nakakaalala ba sa Quran? May nagbigay ba ng oras, na sapat na oras upang pag-aralan ng Quran? May mga tao sinasabi mahirap pag-aralan ng Quran pero wala silang oras na pag-aralan ng Quran. Waliyadu billah. Isa sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Quran kal baytil kharib. Rawahu Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tao na wala sa loob niya o wala sa puso niya ang pagbabasa ng Quran, kung titingnan mo yung katawan ng tao ito, walang laman ng Quran, waliyadu billah, at hindi niya pinapahalaga ng Quran, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinalintulad niya ito sa isang bahay na nasira o sirang bahay, waliyadu billah. Yung tao hindi nagbabasa ng Quran,
wala sa loob niya ang Quran, kalbaytil kharib, ay parang sirang bahay, waliyakudillah. Kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngayon naman, ang tanong, anong epekto naman sa atin ng pakikinig ng musika? Dahil ito yung talamak sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon. Subhanallah. Akala mo nakikinig sa mga magulang, yun pala naka-headset at nakikinig ng musika. At hindi alam na ito pala ay napakalaki ng epekto sa isang tao, lalong-lalo na sa isang mananampalataya. Ngayon, ano bang tinutukoy natin ditong musika? Ang tinutukoy natin ditong musika, unang-una, yung mga musika na may mga instrumento, tulad halimbawa ng drum, gitara, flute, piano, o ano pa bang uri, maliban lamang sa tambol na gawa sa balat ng hayop. Magkaganon pa man, may mga bagay din na kung saan papasok dito sa mga instrumento na ipinagbabawal ng Islam. Tulad halimbawa na lang, ito yung kadalasan na ginagamit ng mga tribo, lalong-lalo na sa atin, mga Muslim sa Mindanao, itong tinatawag na kulintang at agong na ginagamit minsan sa mga kasal. Kabilang pa rin at kasama pa rin ito sa mga binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamr wal-ma'azif, rawahu al-Bukhari. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon sa umma ko at may mga tao na ipapahintulot nila ang mga bagay na ito. Una, al-hir. Ito yung pagtatalik ng babae at lalaki na hindi naman mag-asawa, pakikiapid o zina. Al-harir, ang pagsuot ng silk para sa mga kalalakihan. Al-khamar, ang alak na kung saan ito'y talamak sa mga komunidad. Hindi lang sa mga hindi mananampalataya, bagkos ay maging mga Muslim. May mga tao din, auzubillah, na umiinom sa ng inumin na ito na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sino man na uminom, magbenta ng bagay na ito, ang alak. At tinawag din ito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na umul khaba'ith, ina ng mga kasamaan, waliyadzubillah. At ang pag-apat, wal ma'azif, darating sa umma ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at may mga tao na ipapahintulot nila ang ma'azif. Ano yung ibig sabihin ng ma'azif? Alatul lahu, ito yung mga instrumento ng kagamitan sa musika, a'udhu billah. Gayun din, ang tinutukoy natin musika dito ay ang may dalang o nagkukwento ng pagmamahal. Ika nga ito ay naghihikayat na palakasin ang syahwa o desire ng tao, waliyadhu billah. At gayon din ito ay nagbibigay o nag-aanyaya upang makagawa ng zina, waliyadhu billah. Ito yung mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung tinutukoy nating musika dito. Na mapapansin mo sa mga liriko, may pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, may kalaswaan, may patungkol sa mga kababaihan, nagpapadagdag ng syahwa o desire ng tao, a'udhu billah. Lahat ng bagay na ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung tinutukoy nating musika. At gayon din, tinutukoy natin sa musika na ito, yung musika na nag-uubos ng oras mo sa walang katuturan at walang saysay. May mga tao na ginagawa nila itong libangan kasi nga dito nila natatagpuan ng harmony, ang love, at dito nila natatagpuan ng emosyon, a'udhu billah, na hindi nila natatagpuan sa Quran. Bakit? Dahil naging barado na ang kanilang mga puso sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkikinig nila ng musika. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ang aya na ito ay paalala sa lahat ng mga mahihilig makinig ng musika. Ito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at galing sa mga tao ay may bumibili ng salitang walang katuturan, walang saysay. Sabi ng mga scholar, ang salitang walang katuturan, yun ang tinatawag na musika at ang pagkanta. May mga tao na nagsasakripisyo ng kanilang pera, nagbebenta, nagtuturo, nagpapaturo ng musika, a'udhu billah. Liyudilla ang sabilillah, upang iligaw ang iba
sa tamang landas sa pananampalataya. Sa ibang kiraan, liyadilla ang sabilila upang siya mismo ay maligaw sa tamang landas. Subhanallah. Bighayri ilm, nang wala siyang kaalam-alam. Hindi nararamdaman ng tao sa pakikinig niya ng musika, siya pala'y unti-unti nang nawawala sa tamang landas. Siya pala ay nababaling na sa maling landas, waliyadzubillah. Wayattakhidha huzwa, at ginagamit nila ito bilang pangutya, insulto sa reliyon. Ulaika lahum adhabun muhin. Yung mga taong yun, sa araw ng paghukom, ay magkakaroon sila ng insultong kaparusahan para sa kanila. O kahiyahiyang kaparusahan para sa mga taong yun. Wa idha tutla alayhi ayatuna, wala mustakbiran ka'allam yasma'a. At kapag nababasa sa kanila ang mga talata namin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala mustakbira, sila ay tumatalikod na may pagmamalabis, may pagmamayabang, may pagmamataas sa kanyang sarili. Ka'anna fi udhunayhi waqara, na para bagang barado na ang kanyang tenga sa pakikinig ng katotohanan. Fabashirhu bi'adhabin alim, balitaan mo siya, ipagbadya para sa taong yun na magkakaroon siya ng masakit na kaparusahan sa araw ng paghukom. Batay sa mga nabanggit natin kanina, isa sa mga epekto ng pakikinig ng musika, of course, ito ay haram, bittifaqil ulama. Nagkaisa ang mga ulama na ito ay pinagbabawal, haram. Unang epekto, al-ghina'u yasuddu 'anil Qur'an. Batay sa ayah na binanggit natin kanina, ito ay nagbabawal o nagpipigil na mag-absorb ang puso ng Qur'an. Instead na Qur'an yung papasok sa puso ng tao, hindi, ito yung nakakapagbara. Ang musika, ang pakikinig ng musika. Sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ghina min makayidi shaitan. Al-ghina min makayidi shaitan wa masayidihi allati yakidu biha. Dapat natin malaman na ang musika o ang pagkanta, isa ito sa mga strategy o kagamitan ng shaitan upang ligawin ang tao sa kanyang tamang landas. Man qalla nasibahu, yung tao na man qalla nasibahu min al-'ilm, kulang ang kaalaman sa pananampalataya, kulang ang kanyang pag-iisip, al-aql, at kulang ang kanyang pananampalataya o paghawak sa reliyon. وَيُفْسِدُ بِهَا قُلُوبُ الْجَاهِلِينَ وَيُفْسِدُ بِهَا قُلُوبَ الْجَاهِلِينَ وَالْمُبْتِلِينَ. At dahil sa pakikinig ng musika, sinisira nito ang mga puso ng taong mangmang o walang alam sa pananampalataya. يُبْعِدُ بِهِ الْقُلُوبُ فِي الْقُرْآنِ. Ganon din ang epekto ng pakikinig ng musika ay pinapalayo niya ang alipin sa pagmamahal sa Qur'an, sa pagpapahalaga sa Qur'an, sa pag-aaral sa Qur'an. وَلِيَذُ بِاللَّهِ وَيَجْعَلُهَا عَاكِفَةً عَلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ. At ang pakikinig ng musika ay nilalayo niya ang tao at inuutusan niya na makagawa ng kasalanan. Huwa Qur'an syaitan. Ito rin ay tinawag ni Ibn al-Qayyim rahimahullah na Qur'an. Qur'an ng syaitan. Qur'an ng satanas. At ito rin ay isang instrumento upang ligawin o hikayatin niya ang tao sa maling landas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ لِصَوْتِكِ. Linlangin mo sila, hikayatin mo sila, shaitan, sino man ang kaya mong linlangin sa kanila at hikayatin mo sa maling pananampalataya sa pamamagitan ng iyong boses. Sabi ng mga scholar, ang boses ng shaitan, ito yung tinatawag ng musika. Subhanallah. Pangalawa, kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi ng Ibn al-Qayyim, wal hijab al-kathib anir rahman, ito rin ay hadlang sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa mga epekto ng tinatawag na pakikinig ng musika, sabi ni Fudayl ibn Iyad rahimahullah, al-ghina raqiyatu zina. Ang pakikinig ng musika ang nagtutulak sa tao upang makagawa ng pakikiapid, illegal na sexual. Dahil nga sa mga kanta, minsan ang mga liriko ay mga malalaswa at ito nagtutulak sa tao upang makagawa nang hindi ka nais-nais o haram o pinagbabawal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pangatlo o isa rin sa mga epekto ng pakikinig ng musika, al-ghina yumbitun nifaqa fil qalb. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu an,
والله إنه الغنى وإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وفي قوله مرفوعا كما ينبت الماء الزرع. Sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi, sabi niya sa ayah na binanggit natin kanina, sumpa man kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ito ay ghina, ito yung musika, ito yung pagkanta na instrumento ng syetan, at ito yung nagpapatubo ng pagiging hipokrito sa puso ng tao na tulad ng pagpapatubo ng tubig sa isang halaman. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, payong pangkapatid, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mahihilig ng musika, sa mga tao hindi makatulog, kung wala ang musika, wallahi ladhim, hindi mo nararamdaman ikaw ay nililigaw at nililigaw ni Shaitan sa tamang landas. Magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin nating kaugalian na magbasa palagi ng Quran. Ito ay isa sa pinakamainam na pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, isa sa mga hadith ng Mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam at isa sa mga kabutihan ng pagbabasa ng Quran, bawat isang letra na nandun sa Quran ay may 10 gantimpala. Bawat letra. Kaya naman kapatid sa pananampalatayang Islam, hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay at naway biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbabasa ng Quran araw at gabi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arnal batila batila warzuqna ijtinaba ya arhamar rahimin. Naway biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagbabasa ng Quran at pag-aaral nito, at naway biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging isa tayo sa ahlul Quran, ahlullahi wa khasati. Gawin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpabilang sa mga tao isinasabuhay ang Quran. Hindi lamang basta kinakabisado ang Quran, bagkos isinasabuhay kung anong meron sa Quran. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang ugali ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay Quran, ayon sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa puso natin ang bawat talata na mababasa natin sa Quran. Pag-aralan natin ang Quran dahil hindi naman ito mahirap. Nagiging mahirap lamang ito para sa mga taong talagang walang interes sa pag-aaral ng Quran. Hanggang dito na lamang, biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, at magsilbi ang kaalaman na yun na may sa buhay natin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ila liqa. Hanggang sa susunod insha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.